mabango. Tapos ito nga pala mga prumbi, habang ginigisa nyo, lagyan nyo ng bagoong. What's up mga ka-promte, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Nga pala mga ka-promte, nagkakararating lang namin. Nag-ilaw kami ng palaka, palakang bukid. So may nakuha din kahit papano. Ngayon na nililinisan na ni Tatalino yung palaka. So bukas na lulutuin, no? Ito mga ka-promte, pakita ko sa inyo yung mga nahuli namin palaka. So ito siya mga ka-promte. Ito yung palaka na nahuli. So bali nalinisan na yan, di na namin napakita yung pag-ano kasi... Basta ito na, nakalinisan na. So bukas na to siya lulutuin. So nandito pa yung iba mga prumdi. Si Lulisa ni Tatalino. Mga naka-preser pa na. Oo. Yan bali ano siya mga ka-prumdi, mga 20 piraso siya na nahuli dyan sa bukid. O yan, kung magising ng alas 2, mas maganda kasi mga ka-prumdi kung magigising ka ng madaling araw kasi yung palaka halos sa parang inaantok na sila ano. Oh yun, kaya halos patong-patong na yan pag ano, mas madali mo lang mahuli pag madaling araw. Itong paghuli namin, paghuli na kanina, hindi masyadong ano kasi, pero naka 20 piraso si Tatalino, lahat nakahuli. Yan si Amerikanong hilaw kasama din. Ano experience mo sa paghuli? Masaya, wala mahina. Pero kahapon nakahuli ka, di ba? Isa native. Ayun, native. Black Mamba, nakahuli din. Kagabi, pero ngayon wala din. Tamang ilaw lang. Ano naman experience mo din sa pag-huli ng palaka? Mahirap makita. Mahirap talaga makita? Mahirap makita. Buti eh. Perfect lang yan. Ay, ito, matanglawing kasi ito eh. Kaya... Matanglawing. Sa talera, experience yan. Gagalapit ko sa kanya eh. May hawak mo kami eh. Tatlo apat. Tapos ang plano nga pala mga prom din na lutuin niya bukas. Bukas na siya. Ang plano ni Tatalino is gagataan daw. So papakita natin mga ka-prom din kung paano lutuin ang palaka. So halo-halo na itong prom din. Meron siyang native na... Di ba dalawa yan? May native na palaka. Tapos merong... Yung palaka lang na hindi... talaga yung palakang bukid lang talaga. Ito pa may ano pa siya oh. Yan, no? Nakita nyo yung mga legs niya mga ka-prom din. Pag natikman nyo to, so sa mga pareho namin ka-probinsya, sigurado natikman nyo na to kung anong lasa. So bukas papakita namin sa inyo kung paano pagluluto kasi medyo gabi na rin, alas mag-alas 10 na, kaya bukas na siya lulutuin. Tapos ito yung mga ka-prom din. Puyat na kami. Si Tatalino kasi yung pinaka-expert dyan. Biray mo 20 yung nahuli niya. 20-0 mga ka-promdi doon sa mga kasama. Si Amerikano Hilaw, pero si Amerikano Hilaw nakadali ito kagabi. Nakadalawa ba? Isa lang. Yung pangalawa sana, si Tatalino pa rin ang dumampot. Ikaw nakakita, no? Pero siya ang dumampot. Si Black Mamba, anong nahuli mo kagabi? Ilan? Ay, nakahuli ako. Isa. Isa din? Isa din. Ilang oras yun? Pagkaluso nga namin, nakahuli ka rin kami ng tigisan ni Kuyo. Oo? Pagkaluso nga sa dyan. Bukas makita natin itong mga ka-prumdi. Ang niluto niya pala ngayon, yung nahuli nila ngayon mga ka-prumdi, parang inano lang sa bagoong, ginisa lang. Kahit mga isang kilo. No? Kasi ang alam ko, ang isang kilo niya nasa 30 eh. Piraso. Oo, yung malalaki. Gata na... Sarap niyan mga ka-prumdi. Tignan natin yung bukas. So umaga pa lang, bibili na natin ng gata yan. Gata niyan, may tabaw. So, sarap niyan. Sana madagdagan pa mamaya. Kung sakaling maka... Ano, kung sakaling medyo... ano, kasi alas 2 ng madaling araw mga ka-prumdi, o alas 3. Medyo critical yun eh. Sarapan ng tulog, lalo na siyempre maulan, umulan, malamig. Natandaan nyo mga ka-prom, yung na video namin dati,
wala kami nahuli noon, nag night hunting din kami ng Palakano, walang nahuli. So nga pala mga kapromdi, yung luto ni Tatalino ngayon para matikman lang natin. Parang sinangkot siya lang siya sa bagoong. Ito yung mga kapromdi. Sinangkot siya lang siya sa bagoong. Kapromdi, tikman natin. Sarap. Legit. Walang harong biro. Wow. Pagbukas mga kapromdi, abangan nyo. Medyo gabi na, so matutulog muna kami. Kita-kits tayo tomorrow para saksihan natin yung pagluluto ni Tatalino. Yung paano luto yun at kung gaano kasarap. So mga kapromdi, see you tomorrow. Hello, good morning mga kapromdi. Ito na nga po pala yung nahuling tukak, palaka kagabi. So niluluto na ni Tatalino. Kabili na tayo ng gata. Ito sa mga kapromdi. Ay nahati-hati lang muna. Sinasabang ang malalaki. Para mas mabilis siyang maluto. Lalagayin pa ba yan? Hindi na. Diretso gata na. Mga kapondi, yung mga ingredients natin. Meron tayong luya. Tapos, usual na nilalagay sa mga niluto. Itong sibuyas. So, ito yung nagpre-prepare niya mga kapondi. Si Black Mamba. Kasama yung kagabi sa paghuhuli ng palakak. Saka si Amerikanong hilaw yung kasama mga po. So gagawin pala ni Tatalino, lalagyan daw siya ng mainit na tubig. Parang hugasan lang ng mainit na tubig. So mga kapromdi, ito yung kasama na sa ginataan nating palaka. Itong napaka-healthy na gulay. Ampalaya, yung dahon ng ampalaya. Ito nga pala mga kapromdi, kinuha natin ito dun sa tanim natin na ampalaya. So nakikita na natin kung saya natin kasi napapakinabangan na natin yung pinaghirapan natin kahit papaano. Ito ang kumuha niya mga kapromdi, si Black Mamba na naman. The best. Oh, ito pwede pa. Ha? Pwede yan. Lahat lang. Tanim natin yan, hindi natin inisprehan yan. Kaya nga, talagang fresh na fresh yan. Sa Maynila, kahit kulubot, niluluto nyo eh. Oo. Ganito, may himay lang naman yan. Ayan o, si... Ano tapos na yung module mo? Tapos na. Anong tapos na? Napasa na ako. Pinasa mo na? Sure? Okay, good job. So yan ang mga kapondi, nilagyan na ng mainit na tubig. Ayan, ready for... Gigisa na natin to mga kapondi. Kasi ito na yung ampalaya natin. Ugasan na ni Black Mamba. So yun ang next step natin. So mga kapromdi, isa-isa lang muna. Isa na normal na pagigisa lang mga kapromdi. Ayan. Nagigisa ka lang ng mga. Mabango. Ito nga pala mga kapromdi, habang ginigisa nyo, lagyan nyo ng bagoong. Oo, kahit pa paano, nakatikim na. Yung nakagandahan niya dito sa, di ba nung una nakawalo yung gabi? Yung nakita ko rin sa kanila eh, pagkaluto mo. Yung parang sangkot siya lang, kasi lagyan ng bagoong. Tapos nandito yung gata natin mga kapatid. Dito na yung puro no. Ay hindi, pangalawang gata siya no? Pangalawang piga. Pangalawang piga. Ito yung pinakakakang gata natin kaya tawag, yung puro. Hindi na ilalagay yung pangalawang piga. So ilalagay na natin yung pangalawang piga. Pangkaluto natin. Yan, silipin natin mga kapromdi. Kumukulo-kulo na siya. Dito nga pala tayo nagluto mga kapromdi kasi maulan sa labas. Ito ginagamit lang ito pag emergency. Di maganda kasi yung panahon ngayon mga kapromdi kasi meron tayong low pressure. Signal number 1 yata dito sa probinsya. Tingnan nyo mga kapromdi yung hangin, no? Lakas. Oh. Wow! Talaga maganda ang panahon natin ngayon. So keep safe na lang po sa mga kababayan natin na hindi dito sa probinsya, particular dito sa Pangasinan. So yun, nilagay na yung ito magic syrup nga pala mga kapromdi, hindi mawawala yan. Saka black brown pepper. Yun, malupit ang mga tunugan, chef na chef. Ito yung Tatalino.
Kaya si Tatali ng mga prom din siya kasi yung expert dito sa pagluluto kaya... Sa palaging napapasubo pa mo. Kaya minsan pag wala yan, wala tayong ulam. Kaya siya, sa ganda na ng kulay. Ano natin mga ka-prom din? Ano na yung gata? Kita na yung gata. So ito yung mga ka-prom din ay... Ilagay na daw yung mga pangalawang gata, ilagay na natin. Iba ng kulay, oh. Raps, ah. Tapos nilagyan din ng sili, para may kaunting kagat. So, let's taste mga ka-prombi. Nalala. Nalala. The best. The best. Diyan natin yung toppings. Sarap. So ito na mga kaprom di. Lalagay na natin yung toppings natin na. Ako daw hindi raw mapalit yung niluluto kong ampalaya eh. Yan o, totoo yan mga kaprom di. Pag si Tatalino ang nagluto ng kahit anong klase magpabunga man yan o magpadahon, di namin malaman kung bakit di mapait. Kasi hindi mapait ang pagmamahal ko. Yan. Sweet kasi ito pag nagmahal. Joke. So ito na po siya mga kaprom di. As you can see. Sino ba naman ang di makapakatay? Ahoy! Nice one. So mga kapondi, kain na po tayo. Ito yung kakainin ko ngayon, yung bahaw lang kasi sayang eh. Saka mas masarap po kasi yan dito sa ulam natin na palaka. O bullfrog. So kain na po tayo mga kapondi. Mga ka-prom D, tapos na tayong kumain. So, maraming salamat nga po pala sa siyempre, unang-una sa Panginoon dahil sa binigyan niya tayo ng napakasarap na ulam, yung binigyan niya tayo ng huli kagabi. So, napakasarap talaga ng palaka. So, salamat na rin po pala kay Tatalino kasi siya nagluto na napakasarap na menu o recipe ng palaka. So, mga ka-prom D, meron nga pala si Black Mamba kahapon na binabad na nilagay niya sa basang-basahan ano. Basang-basahan. Tapos nilagyan niya ng seeds ng buto na ulam mga ka-prom D. So tinesting niya kung magkakaroon ng tubong kinabukasan. So ito mga ka-prom D resulta. Yan oh mga ka-prom D. Excuse me. Yan ako na po ito. Yan dito niya binalot siya mga ka-prom D. Kagabi siya mga hapon ano, maggagabi na rin siya. Maggagabi na rin. So tingnan niyo mga ka-prom D yung buto ng patula. Tingnan natin kung may tubo. Yan. Ayan oh, nagtubo siya. In just overnight lang. Galing no? Yan pa lang pabilis na pagpupunla no. Yung pagpapatubo ng kahit anong klaseng buto. Galing, galing. Naman pong kaalaman niyo mga ka-prom di kung gusto niyo mapadali yung pagtatanim niyo, gabi pa lang ilagay yung basahan, ibabad niyo yung ano doon, ilagay niyo. Basahin niyo yung basahan tapos ibabad niyo doon yung buto. Yung buto ng kahit anong gusto nyong buto na gusto nyong mas mabilis tumubo para paglagay nyo sa lupa, siguro kinabukasan kung nalagay sa lupa ano tas basa ay aangat na yun no, magkakaroon na siya ng konting bubuka na siya. Mga ka-prom D, shout out time muna tayo sa mga solid prom D na nanonood at walang sawang sumusuporta sa ating mga vlogs. Hindi ko na po kayo sa isa, hindi pa man po tayong masyadong marami yung organisasyon natin yung nanonood sa team prom D, sa ka-prom D vlogs dito sa probinsya.
So sana sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking mga video, please watch my our video. Dito po yung mga ganap. So makaka-relate po kayo kung yung mga buhay probinsya, makaka-relate po kayo yung mga lalo na nandyan sa ibang bansa. Sobrang maalala nyo po yung mga dating ginagawa nyo, dating tinitirhan nyo dito sa probinsya. So shout out time tayo mga kapromdi. Shout out nga po pala sa mga anak ni Uncle Abby Bunodi at si Auntie Dina Narvaez Bunodi. Shout out nga pala kila Christia Joy, yung panganay na anak ni Uncle Abby. Then tapos si Alessandra and Justin. Yan yung bunso po nila. So shout out sa inyo. Mag-iingat po kayo parage. Basta keep safe, keep on praying lang. Malalagpasan din natin itong mga problema natin inaarap. So shout out na rin po nga po pala kay Ate Laila and Kuya Claro Ducusin and family. Kay yon si Laika and si Daniel. So shout out sa inyo, mag-iingat din kayo diyan. And shout out na rin po pala sa mga silent viewer na nakakapanood ng aming mga vlog. Lalo na po dyan sa mga OFW dyan sa abroad, sa mga pampanig ng mundo. Maraming salamat po sa mga na naliligaw na nakapanood ng ating mga video. So in behalf of our team, Team PromD, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Thank you so much po. And sa mga legit friends ko po, friends na nanonood, mga relatives, mga kaibigan, mga iba pang silent viewers dito sa Pilipinas, thank you so much po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang sumuporta sa mga vlogs ko po dito sa probinsya. So hanggang dito na lang po muli. Maraming salamat mo po pala. Idol nga po pala sa mga taga Rome, Italy. Maraming salamat po sa blessing. Thank you so much po. Maraming salamat. And sana mag-iingat po kayo palagi. Keep on praying din po. Hanggang dito na lang po yung aming vlogs. See you on our next vlog. Bye for now. Keep safe everyone and God bless us all. Thank you so much. Bye-bye.